Alright, so nagbabalik tayo sa ating violin tips and tricks. So for today's video, I wanted to share yung experience ko on teaching and how can teaching affect your playing as well. Ano ba yung mga benefits na makukuha mo sa pagtuturo na makakatulong sa pagtugtog mo para mas mapabilis yung progress mo. So with that being said, gusto ko lang din sabihin na this video is not dun sa mga bago pa lang. No? I don't want you to be teaching things na hindi nyo pa masyado naiintindihan or yung training nyo may be lacking pa. No? So dito, para to sa mga, let's say, mga students na slightly advanced na naiintindihan mo na yung ginagawa mo. Kasi yun yung kailangan para makapagpaturo ka, diba? You don't want to pass on advice or teachings na hindi naman tama, no? Or might ma-develop kang bad habit na hindi mo pa nako-correct and you're passing on information like that. Gusto yun yung gusto nating iwasan. So I think this would be great for those yung mga college students ngayon, no? Looking for things na pwede nilang gawin or natatakot sila magturo kasi sasabihin nila baka hindi sila credible or mahirapan sila sa pagbibigay ng advice or baka hindi nila alam yung ginagawa nila. No. Yan. So, meron mga studies na lumalabas, di ba? Na you learn more when you teach others kung paano mo ginagawa isang bagay or kung na-explain mo sa iba, di ba? Sa mga nagre-report, ganyan. Mas madali yung napipick up, no? So, ganun din yung teaching eh. Pag nag-start ka kasi magturo, you're giving information na galing sa'yo yung basis, diba? Na for you, it works or it may not work, diba? So, depende yun sa judgment mo. And it's giving you another perspective on how you see how things work, no? For example, tuturuan mo kong humawak ng violin. Or tuturuan kita humawak ng violin, diba? So, ituturo ko sa'yo kung paano ko siya ginagawa, diba? Ngayon, makikita mo bakit hindi magawa nung student mo kung paano niya hinahawakan yung tama yung violin, di ba? So, may mga mapopoint out ka, mapipinpoint kang mistakes or bad habits na maybe they're using. Kasi alam naman natin lahat na learning the violin is not very natural in a way, di ba? Yung mga movements na ginagawa natin, hindi naman yan nakikita pag naglalakad ka, pag tumatakbo ka. So, may mga natural tendencies tayo na hindi natin masasabi na angkop sa pag-aaral ng violin or this instrument for that matter, diba? So, nakikita mo yung ginagawa ng student mo na pwede mong ayusin na hindi mo nakita sa sarili mo na, oh, baka mamaya ginagawa mo rin, diba? So, napapadali yung pag-pinpoint mo ng mga mistakes na nakikita mo, diba? Mas na i-apply mo rin yun sa sarili. Kasi you're teaching them, pero nakikita mo ano yung mga points na on where you can improve. No? Hindi lang naman yun sa paghawak, sa posture, or even sa playing. No? So as you grow older, as you gain more knowledge, diba? And ang purpose naman of teaching is sharing that knowledge, diba? To others. Ngayon, nakikita mo din yung iba pang perspective na. Na hindi lang sa sarili mo, sa ibang tao, na pwede ba talaga, is it feasible na magawa yung mga techniques or effective ba talaga siya para sa ano, sa ibang tao. And syempre, nagkakaroon ka ng feedback. And yun yung value na ipoprovide mo. While teaching others, you're providing them value. And you're providing value to yourself din, di ba? Yun. Kailangan lang talaga na sigurado ka dun sa tinuturo mo, di ba? Hindi kasi maganda yung mag-experiment ka sa ibang tao na parang, okay, so gagawin mo to, pero wala ka namang proof na okay siya or backed up by other methods, di ba? So, kaya kung gusto mo magturo, I hope yung background mo on the things you want to teach should also be established na siya.
and talagang naiintindihan mo yung pinanggagalingan ng mga teachings mo. Yan yung mahalaga, diba, sa pagtuturo. And yun nga, aside from that, aside dun sa nakikita mo yung napipinpoint mo, yung mga mistakes, natututo ka rin doon sa estudyante mo. Kasi your student is not a robot na kapag sinabi mo, yun lang yung gagawin niya. Diba? Bilang mga tao, meron tayong sariling judgment, may sarili tayong perception, tsaka yung pag-intindi niya sa'yo, makikita mo. Diba? So, kung ano yung madedevelop niya, sabi nga ng teacher ko, it's not 100% the teacher's efforts. Diba? 10% lang yung nanggagaling sa teacher. Lahat na ginagawa ng student mo would come from their work, kung ano yung iniisip nila, kung ano yung pagkakaintindi nila. So, nakikita mo na de-develop niya yung sarili niya, di ba? Kaya mas marami tayong mga students, iba-iba yung pacing, iba-iba yung na-develop nilang qualities, di ba? May iba na magaling mag-interpret, meron namang iba na magaling sa technique, no? Pero kailangan nila ng ganitong guidance. So, binibigay mo kung ano yung kailangan nila. Pero, nakakakuha ka rin ng input from them na magbibigay din sa'yo ng mas malawak pang pag-intindi. Kumbaga, iba na naman perspective. It's a matter of yung way of thinking. Diba? Na, if you think about it, wala namang tama o mali, meron lang ibang way of doing certain things. And syempre, dahil nga hindi naman tayo pare-parehas mag-isip, may makukuha ka rin dun sa student mo. Diba? Kahit papano. Na, ah, pwede niya palang gawin ng ganun. Diba? Pwede pala niyang gawin ng ganun na tama, in a way, magkaiba lang sa approach mo or sa technique na tinuro mo. Diba? Na effective pala sa kanya. Kaya dapat maging ano ka, very open-minded. Diba? Kasi, hindi lahat ng makikita mo na tama, yun lang ang tama. Hindi lahat ng sa tingin mo mali, eh mali talaga. Diba? So, dun mo makukuha yung understanding. So, ayun. If you're new in finding out kung para sa iba yung teaching, kasi yung pagtuturo din is a whole nother art form, kumbaga. Iba yung teaching and iba yung playing talaga. So, maybe try out, no? Hindi naman porket nagturo ka, nagre-require ka na agad magpabayad, no? If you want to, siguro, kung ikaw wala ka pang experience, try mo turuan yung kapatid mo or yung pamangkin mo, pinsan mo, para lang makita mo kung effective ka ba magturo, no? Kung natututo ba yung tinuturuan mo. And then, yeah, slowly work your way into finding students na matuturuan mo and may tutulungan mo rin yung pag-grow nila as not just as violinist but also human beings as well. Siyempre, huwag natin kakalimutan when we're teaching to instill values dun sa mga students natin. Hindi lang puro techniques, hindi lang puro nota, puro etudes, ganyan. Dapat pati yung well-being nila, nakikita natin na nag-grow din. Diba? Yun yung maganda eh, especially when you start teaching young students. Kasi very ano sila. Yung parang lahat ina-absorb nila eh. So, kailangan talaga yung pagtuturo mo sa kanila would help them grow into better versions of themselves, diba? Ganun naman din tayo. Parang, kasi pag nagpa-practice ka, tinuturoan mo yung sarili mo. Ngayon, pag tinuturo ka sa iba, tinuturoan mo sila kung paano mo gagawin yung isang bagay. Diba? Kung paano mo aayusin yung mali or yung problem. So, ganun yun. Na-apply mo yung sarili mong understanding, sarili mong pag-iisip, sarili mong schools of thought, learnings, diba? Dun sa tinuturuan mo. Yun. Hopefully, makatulong tong video na to aspiring musicians, di ba? Aspiring music teachers din, ng mga violinists na they want to try to teach. No? And sana, nag-enjoy kayo dito sa content na to. Marami kayo napulot na aral. Hopefully, you're all doing great. All staying safe. Konti na lang guys, 600 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay sa ating channel. Hopefully, it grows into a bigger community and marami pa tayong matulungan sa ating mga videos. And this has been Violin Tips and Tricks. Please do comment down below kung may kailangan pa kayong malaman, may gusto pa kayong malaman.
and also share your experiences if you're a teacher, diba? And also share these to your friends and subscribe to my channel for more content. And I'll see you on the next video.